Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Nagbabalik naman ako para update kayo sa another vlog. For today's video po ay magkakaroon po tayo ng update regarding sa aming pinagagawang bahay. Plus syempre dadalaw po tayo sa mga naging previous na project po ng Bayoko. Then yung sa latest project po niya na ginagawa para at least ay more ideas na po ang makuha ninyo sa vlog po natin na ito, no? Bago po tayo magsimula magkaroon ng update sa aming pinagagawang bahay plus dun sa mga project ni Bayaw. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para more update na po kayo sa aking mga upload na videos. Ngayon ay mag-start muna po tayo dito sa aming pinagagawang bahay. So let's go! And ngayon mga viewers, dito muna po tayo mag-start sa aming laundry area. Bali, malit lang po ito kasi yung gagamitin po namin washing machine ay yung automatic na po. Tapos, ipapatiles ko na rin po yung kagaya po ng mga tiles na ginamit namin sa pinaka first floor para at least isang design na lang po. Gaya po niyan, nalagyan na po ng tiles. By the way, sa ilalim po niyan ay may PVC pipe po para at least pag maliligo kami, maghugas ng plato. Diyan po sa gilid ng kanal lalabas po yung pinagamitan nating tubig, no? Kaya may PVC pipe po sa ilalim niya. Mamaya babalikan po natin yan pagtapos na po yan. Then yung ating terrace po, kinontinue na rin po yung pagtatiles kasi dyan din tayo na-stop. At gaya po ng sinabi ko, yan na lang po yung itatiles at matatapos na po itong ating pinagagawang bahay. Unting-unti na lang po talaga, parang kailan lang nung nagpapagawa tayo ng bahay, ngayon ay matatapos na. After po niyan, syempre maglilinis tayo, mag-general cleaning. Kaya ayun, mamaya babalikan din po ulit natin yan. Makalipas po ang ilang oras, ito na po yung itsura ng ating pinagagawang tiles. So ayan na po, ang ganda, di ba? Bali, tuyo na din po yan. Kulang na lang po ay grout, kung mapapansin ninyo. Ang ganda po. Ang ganda na pili natin tiles. Ayan. Tapos si Kuya dyan po, nag-retouch na lang po ng mga bakal kasi may mga sumobra pa po tayong pintura para po at least malinis po yung bahay bagong-bago pa po tingnan yung ating pinagawang bahay. Then sa laundry area naman po, ito na po yung pinaka-itsura na tiles na po lahat. Kulang na lang po yung ating ilalagay dyan na washing machine, di ba? Ang ganda rin po ng area. Ngayon mga viewers, bali pupunta po tayo sa project ni Bayaw sa up and down na ginagawang bahay. Tingnan po natin kung ano na po yung itsura nung nilalagay nilang kisame para at least kaya po na sinabi ko, i-update ko po kayo once na may improvement po yung tinatrabaho po nila. So, tara. Medyo lubak-lubak po ang ating dinadaanan dito. Ang ganda po ng view, no? So, mountains na po talaga yung makikita natin dito sa ating pinupuntahang project ni Bayaw. Ng view. And ngayon mga viewers, nandito po tayo sa ginagawang project ni Bayo. Ito po yung up and down. Bali po, gaya po ng sinabi ko, ang gusto lang po kasi ni ka-viewers ay simple design lang po ng ceiling. Ayaw niya daw po ng iba't ibang shape. At hanggat maaari ay ayaw niya din gumamit na masyado mga kulay na ilaw kasi yung bahay niya ay ayaw niya daw po magmukhang disco at magmukhang meraming kulay ng Christmas light. Kaya hanggang maaari, simple na design pero elegante tingnan sa loob ng bahay. Kaya ayan po ang ginagawa ng aking Bayaw ngayon. Ngayon ito ay pinakita ko na po sa inyo kung gaano po kabilis ikat po ang gypsum board. Ngayon gumagamit lang po sila ng maliit na lagari dyan para at least ay maputol. Ganyan lang po kadali maputol yan compare po sa plywood na kahoy kasi yan na po talaga madalas ginagamit ngayon ay gypsum board or hardiplex na po. Then ito din po pinakita ko na sa inyo na finifix po yan, gumagamit sila ng black screw para makonnect po dun sa metal paring maglock para po tumibay yung pagkakabit ng gypsum board na yan. Then balik lang po tayo kay Kuya Lodi. After po nila ilagay yung kisame ay ayan, lalagariin lang po yung pinaka gilid para at least ay magpantay po yung design ng pinaka kisame. After po nung kabilang side, yung kabilang side naman po yung lalagariin para po pantay yung design. Then ngayon nagka-cut naman po yung Bayoko ng angle bar para i-attach po dyan sa manipis na gypsum board kasi yan po yung magiging cover nung ginagawa na design ng kisame para po pa naglagay sila ng T5 na light or strip light ay mag-effect po yung ilaw. Umi-effect po dyan sa pinakagilid. So ganyan po itsura pag naikabit na po dyan yan. So fast forward lang po natin, ayan na po, no, kinakabit na po nila yung pinaka-cover sa gilid po nung
Kisame. Gusto ko na naman po i-share para sa mga ka-viewers natin na hindi pa po masyadong aware. Tapos ngayon, ay harap naman po yung nilalagyan. Then, fast forward lang po muna natin. After po nyan, yung next side naman po yung nilalagyan. Ngayon, bago po tayo umalis, ito pa po yung mga gagawa ng kisame, itong bandang hagdanan. Ito po, ayan. Lalagyan po yan ng design din. So, abangan nyo po yan soon. Babalik po tayo by tomorrow pag po natapos na yan. Then, ito po ay lalagyan din po ng simple design tong kanyang isang kwarto. So, abangan din po natin yung kalalabasan ng mga design po dyan, no? Kaya marami-rami pa po tayong titingnan dito sa pinagagawang kisame ng ating ka-viewers. Ngayon ay aalis muna po tayo. Bago po tayo umalis, tingnan muna po natin yung kanyang railings. Bali, may railings na po siya na tubular po yan. Bali, hindi po ba ako yung gumawa niyan. Meron po siyang kausap. So, gusto ko lang po i-share sa inyo na dalawa po yung pag-entrance saka exit po nung pinagawa niya. So, ganyan po yung itsura saka design. And ngayon mga viewers ko, continue po natin yung vlog. Bali, pupunta man po tayo doon sa isang project po na bungalow house na ginawa po ng Bayoko yung kisame doon. Kung naaalala nyo po yun, ngayon yung mga tubular plus yung design sa kisame ay pinipinturahan na po ni Kuya Albert. So, tingnan po natin yung itsura. Although, hindi pa naman to totally tapos, pero at least ay ma-share ko po sa inyo na yung pwede maging ibang kulay ng ating tubular design para sa railing sa loob ng bahay. So, pupunta na po tayo ngayon doon. Tapos, after ko po doon, doon naman po tayo ulit doon sa up and down na ginagawa kisame ng bayo. Kasi, balita ko ay today, matatapos na po yung second floor. Although, hindi pa po mapipinturahan yung malalagyan ng ilaw, pero at least makikita na po natin yung forma nung kisame yung ginawa para sa second floor. After po na matapos, first floor naman po yung gagawin na kisame nun. So ngayon, dun muna po tayo sa bungalow house. So tara! Bali ngayon mga ka-viewers, nandito po tayo sa ginawang kisame ng Bayoko. Ito po yung bungalow house. Kung naalala nyo po, pinakita ko po sa inyo kung paano po ginawa itong kisame ng Bayoko sa kanil Kuya Lodi. Ngayon, ayan ay minamasilya na po. No? So yung mga pader ay namasilya na kasi soon ay pipinturahan na din yung stripe po. Ito talaga yung plano kong palagay sa kisame din namin pa. Wood type po natin na pintura yung kisame. Kaya lang dito po yung may-ari ay naisip niyang ganun ang ipagawa niya sa kanyang kisame. Ang ganda po, no? Tapos yung mga center lights niya po, by the way, dyan niya po ilalagay. Diba? Ang galing din po. Mamaya babalikan po natin yan. Then, ito naman po yung railings na ginawa ng Bayoko or yung tubular po na design. Bali, yung bakal po nagmukha pong kahoy dahil po sa ginawa ni Kuya Albert, no? Ginawa niya po malaw wood type yung pagkakapintura ng railings na to. Ang ganda. Bali, zoom ko lang po ganyan po yung finish ni Kuya Albert. Talagang magmumukha po talagang kahoy kahit po bakal po itong tubular na ito. Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung details para at least ay malinaw na ganyan po kaganda ang ginawa ni Kuya Albert yun sa kanyang tubular ng may-ari. Talaga nagmukhang kahoy po talaga. So zoom out ko lang po. Ayan po ang itsura. So nakadagdag pong ganda sa dining. Tapos yung mga pin lights, ayan ay wala pa rin po. Ito po yung magiging itsura ng kanyang dining area soon. Tapos ganito naman po yung pinaka-view sa kanyang dining area papuntang sala. Lalo pa po natin ma-appreciate na makikita ang ganda po niyan once po na mapintura po itong buong bahay niya sa loob. By the way, ayan po si Kuya Albert, siya po ulit yung magpipintura dito sa bahay nito. Ito din po yung napintura ng bahay namin. Tapos ngayon naman po ay yung ginawang entertainment cabinet po ng aking bayo sa kanil Kuya Lodi ay pinipinturahan niya. Ngayon ay share ko lang po yung mga ginamit niyang pintura para po doon sa tubular. Gumamit po siyang lacquer sanding sealer, clear gloss lacquer paint, saka po itong oil wood stain. Kaya po ayun, nagmukha pong kahoy yung design na tubular design. Tapos ayan po si Kuya Albert, no? So kaway-kaway lang po muna siya. Ngayon punta na po tayo sa next project ni Bayaw na ginagawa ng kisame. And next naman po natin, ito pong up and down na ginagawa ng aking bayo at ni Kuya Lodi. Yun naman po yung i-check natin kasi gaya po ng sinabi ko ay tatapusin po ngayong araw na yung second floor po yung kisame doon. So tara po.
And ngayon mga viewers, andito po tayo ulit sa ginagawang case namin ng aking bayo sa second floor. Ito po yung up and down na bahay na isa nating ka-viewers. But ito po yung sa bandang hagdanan at ayan na po yung pinakaitsura. Simple lang po yung design. Ngayon ay akyat lang muna po tayo saglit. Kuhalan lang po natin ng ibang angulo para po malinaw. Bali yan po, square lang po na simple lang po yung design kasi gaya po ng sinabi ko yung ka-viewers po natin gusto lang ay simple but elegant po na design ng kisame. Ngayon ay tingnan naman po natin sa loob ng kanyang isang kwarto. Bali ito po ay simple lang din po ang design, pa L-shape lang po kagaya po yan ng design ng isa naming bahay, yung maliit po namin sala. Kaya ganyan lang po yung naging design kasi hindi po ganun kalaki ang kwarto. Saka kahit paano ay magkaroon lang po ng cob light or strip light po yung kisame. Kaya ganyan. Ito napakita ko na po sa inyo yan. Ito po yung ginawa kahapon ng bayo ko, itong isang master's bedroom. Tapos na po yan. Tapos ito po, ayan yung sasabing hagdanan. Tapos yan po yung pinakakisame. Diba? Ang ganda. Then, gusto ko rin po i-share sa inyo itong railings para sa second floor. Although, hindi po sa amin yan. Hindi po bayo ko yung gumagawa niyan. Gusto ko lang po i-share para sa mga gustong kumuha ng design pag nagpagawa po sila ng railings. Ngayon, andito na po tayo sa baba kasi tapos na po dun sa taas. Bali, first floor naman po yung lalagyan ng layout at lalagyan ng kisame. Kaya yan, abangan po natin yan soon once na may improvement na po itong ginagawa nilang kisame sa first floor. Ngayon ay marami-rami pa po itong lalagyan nilang kisame. Ayan, sala, sa bandang kitchen, ayan. Balik po tayo soon kung ano po magiging itsura po ng design ng kisame dito para sa first floor mga ka-viewers. And then mga ka-viewers, yung mga naging update po sa aming pinagagawang bahay plus po sa mga update ng ginagawang project ni Bayaw. So marami rin pa pong trabaho yon. Ngayon ay babalikan po natin yon once na ay tapos na po para at least ay more ideas na po makuha ninyo sa papagawa ng bahay. At ngayon naman po ay aalis tayo kasi mamimili po tayo ng mga gamit para sa loob ng bahay ni Mother sa second floor. So magka-canvas po tayo, pagka-canvas ko na rin po kayo, pero i-upload po natin yan sa next vlog. So abangan nyo po yan. So bago tayo magtapos, yun po talaga ang gusto ng mga ka-viewers natin. Mostly pa nagpapagawa ay simple lang pero eleganteng tingnan. Ayaw po nila masyadong ma-design regarding po sa mga na-encounter ko. Ayaw daw nila magmukhang disco or maraming magmukhang may nakalagay na Christmas light sa kisame nila. Kaya hanggat maaari ay simple but elegant. But at the end of the day, syempre kanya-kanya pa rin po tayo kung ano pong gusto natin ilagay na design para sa ating bahay. Kanya-kanya po tayo ng taste. So ayun po. No? So gusto ko lang po i-share sa inyo para at least ay maayon na ganun talaga most yung na-encounter ko. Simple but elegant. So ngayon ay magtatapos na po ang ating vlog. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye!